Yan, magandang araw sa inyong lahat. So, ito si Toga Gaming at susubukan natin ngayon na i-review o kung ano ang aking first impression sa si Harris Aviation ay pinadalhan ako ng Honeycomb Yoke at Logitech Rudder Pedals. Yan. So ito ang ating Logitech Flight Rudder Pedals na pinadala ni Harris Aviation. Ayan, silyado pa po yan. At pak, lalagyan natin. Pak. So makikita nyo, wala siyang laman. Okay, halo, ayan, nakikita nyo na yung rudder pedals. Ayan. Pero una nating kukunin itong ating naunang nakuha. Parang manual yata to. Manual? Hindi ko alam kung anong klaseng manual to. Pero may nakikita akong para siyang Velcro. Yan, ito ang ating Velcro. Pak, nabubuksan niya. Pak. Yan. Yan yung unang laman. So kung bumili kayo niyan, importante diyan ang Velcro. Yan. Wala, okay ba? Okay ba tayo diyan? Okay. Okay, so nakita ko niyo nandoon na hindi na kailangan natin yung mga manuals. Ayan, binaba ko na yung mga manuals at ilalabas na. Gamitan natin ng para matanggal. Ayaw, ayaw. Ayaw niyang. Ayan, okay. So natanggal, may nahulog na dalawa. Hindi ko alam kung ano yon na nahulog. So para siyang clip. Hindi ko maintindihan. So kung para saan siya. Pero dalawa lang din. Pero mamaya titignan natin kung saan nakalagay talaga to. Lagay muna natin dito. Actually, dalawa siya. So ito na, tinatanggal ko na ang ating rudder pedals. Napakaganda ng packaging. Na, alam nyo yung amoy ng bagong product. Nakaka-addict siyang amuyin. Ayan. Ang ating rudder pedals. Grabe, matigas siya. Ayan, no? Pero meron siyang alam niyo yung sa pang-gym na pwede siyang patigasin at pwedeng malambot lang. Pero ngayon, sinusubukan ko siya, malambot lahat. Pag bago, malambot. Ayan. Subukan natin sa pangit kong paa. Ayan. Sinusubukan siya. Maganda sa paa, pero hindi ko pa alam kung paano na nangyayari. Iniikot-ikot ko ngayon kung anong ginagawa natin. Buka natin kung tumigas o hindi. Same pa rin, men. Same pa rin. So, ito ngayon. Ito ay dito yata ito nilalagay. And, hindi rin ako sigurado. Pero sa tingin ko, para dyan talaga siya. Para siyang clip, no? At mamaya, titignan ko na lang para hindi siya gumalaw. So, try natin dito. Yan, para dyan yata siya. Tapos may screw doon, baka pwedeng i-screw dyan. Walang screw, wala akong nakitang screw. Yan, papahin na lang natin. Okay, so mamaya titignan natin kung paano siya gumalaw doon sa ating sim. So ayan po, no? So ang next natin ay ang honeycomb na yoke. So itong pinaka inaabangan ko talaga. At lahat ng products ng pang simulator meron sila. So, kung mapapansin nyo, pwede nyo akong i-PM. Bibigyan ko kayo ng code for discount. Mga parang discount coupon, no? Para makatipid naman kayo, no? So, just PM me at tulungan ko kayo na mabigyan ng discount pag sa Harris Aviation kayo bumili. So, ito ang Honeycomb Alpha Flight Controls. Napakalupit. Ang ganda ng packaging niya. Sobrang ganda. So, yan, buksan natin to. Ayaw pang magpabukas. Yan, grabe. Ang ganda ng packaging. Packaging pa lang. Wah, yan ang masayang kalbo. So, yan. Unang-unang bubungan sa'yo ang ating Flight Control Alpha Flight Controls Manual. Yan. Pero hindi na natin babasahin yan. Amuyin natin. Grabe. Mabango siya. Okay. So, lagay na muna natin doon. At ang makukuha natin ay ang USB. So, ito yata ang USB. Itong USB ay Type-C na siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, Type-C na siya. Lagay na muna natin sa baba. At ito ang ating cable LAN. LAN cable. So, ito ang nagko-connect sa yoke natin papunta sa pinaka-mother. Ano niya. At ito naman ang kakaiba. So, meron siyang parang siyang dumidikit sa table. So, ito yung platform para mag-connect sa yoke at saka table. Actually, maganda nga siya kasi tanggal-tanggal siya.
Mabilis lang. So ito yung lock niya. Ganda. So tanggalin na muna nating phone. Up yun na. Ito na ang pinaka inaabangan natin. Grabe. Naaamoy ko ang bagong, alam mo yung, alam niyo yung amoy ng bago talaga. So tanggalin muna natin siya sa, wow! Alam niyo yung feeling na para siyang BMW. Yan. So yung finishing niya napakaganda, napakaganda sa kamay. Grabe, excited na akong tanggalin 'to, grabe. Ang smooth sa kamay, men. Perfect, perfect. Yan. So sinubukan ko agad ang tigas ng pitch niya. So ibang-iba siya, yan. Diyan smooth siya pag inaano natin yung roll, pero yung pitch, grabe. You need force para natin mahugot at mahila. Mahila at ma-push para sa elevator. Ang ganda, solid. Parang totoo. Kasi nasubukan ko na magpalipad ng totoong Cessna. Matigas siya. Pero yung sa roll, dito, hindi siya masyadong matigas. Pero kung ukukumpara sa Logitech, mamaya pag lumipad tayo. Meron siya mga buttons dito. Dami niyang buttons. Meron beacon lights, landing lights, turn off, taxi lights. Meron siyang master, alternator, avionic switches. Grabe, napakaganda. Pati yung ating mga pang, alam nyo yung sa susi, napakaganda. Hot switch, napakaganda, solid. At hindi ko na malayan na hindi na pala siya nakikita sa camera. So subukan natin. Actually, finifeel ko siya ngayon. Maganda siya, tigas, matigas talaga, matigas. So ganun din sa totoong buhay. Actually, nung lumipad ako sa PFC, I mean sa simulator ng precision flight controls, ganyan yung feeling ng ating yoke. Subukan na natin sa flight simulator. Alright, so magandang gabi at nandito si Toga Gaming. Okay na, so magandang gabi. So ito si Toga Gaming. Papakita natin ngayon kung gaano kaganda itong ating yoke, no? So kung mapapansin nyo dito sa baba, yan yung ating yoke. So ito siya, honeycomb, napakaganda. So actually napansin ko, ano siya talaga, magaan yung kanyang left and right, no? So pero smooth siya. Wala, parang hindi mo ma-feel na may gitna siya. Pero kung ano sa totoong buhay, ganun talaga. Dito, itong yoke din is merong hot switch, men. Ganda ng hot switch niya kung ikukumpara sa Cytec. So yan, ginagalaw-galaw ko ngayon yung sa Cytec, ay yung sa hot switch niya. Maraming siya pindutan. Ah, nakaginawa yung sa flaps. Okay, and then meron din siya dito yung push to talk. So para to, maganda to pang ano, pang ATC, no? Engine is cold. Lipad na ako. Okay, 60 knots. Pag pinul mo siya, ang bigat! Mabigat siya. Para siyang ano, parang totoo talaga yung feeling niya. Pero itong ano natin, napakaganda kasi galaw ng galaw lang. I mean, hindi siya masyadong mabigat. Pero sa totoong buhay, mabigat yan. Yung sa left and right, no? Pero para akong nagdadrive ng sasakyan lang, yun, no? Pero yung up and down, grabe bigat niya. Para siyang totoo yung feels ng nitong pitch. Sobrang bigat. So hindi ko siya in-expect. Actually, meron din dito siya. Uy, epektibo. Taxi, strobe lights, yan, no? Kung mapapansin nyo, pag i-click ko siya dito sa baba, gumagalaw. Ayan, no? And meron siya din dito, oh. Yan, no? Ah, oops, namatay. So meron kasi ditong switch, no? Ang ganda, ang ganda. Ang sarap nitong i-hand fly pag ganito. Kasi okay, passing. Ah, flap zero na muna natin. Ah, bigat. Bigat siya. Ayan, titingnan nyo, ha. Sobrang gaan niya, men. Pero pag ginamita mo ng pa, grabe ang bigat. Pull mo, bigat.
Mabigat, napakaganda talaga nitong yoke na to. Sobrang 100 out of 5, sobrang ganda niya. Okay, subukan na natin lumapag sa runway 13. Ganda, tigas. Grabe, may force siya, may force. So, para kang nakikipaglaban dito sa force na to. Para siya talaga, ngayon pinupush ko siya. Bigat talaga. Ayan, yeah, pahinga ko muna. Kung ano na-feel ko dati sa simulator sa PFC, ganun na ganun. Pero yung ano dito, yung sa elevators, sa ailerons, grabe, nakakaano siya. Mabigat talaga, men. So, ito lang masasabi ko, mabigat talaga siya. Tingnan natin kung makaka-butter tayo. 4 whites tayo talaga dito. Naka-chop na tayo. Okay. 200. Okay. Patayin na lang natin speed natin dito. 60. Ayan, oh. So, para, so hindi na siya sensitibo pagdating sa pitch. Pagdating sa speech, ayan, no, parang hinuhugot ko lang siya. Yun, no? Men, grabe, nakakapagod. Nakakapagod tong Honeycomb na to. Grabe, sobrang lit. Ano daw? Ganda talaga. Namatay yung makina natin. Okay. So, mabibigay ko. Maraming salamat, Harrison Aviation. Sobrang ganda. So, grabe. Matigas. Nakakaano, nakangawit dito sa kamay. Nakangalay, nakangawit. Eh, yun na yun. So, grabe, sobrang ganda, men. Sobrang ganda.